So, kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So, merong ilang mga nagtatanong sa atin mga kaibigan, especially yung ilan sa mga clients natin noon, no? Na, sir, but parang hindi ka na ata nag-home service? Bakit parang puro dyan ka na lang sa shop mo? It's been magpa 5 months na mga kaibigan simula nung naipatayo natin tong shop at nagkaroon tayo ng physical store mga kaibigan, which is this one, Clint Adams Tech Shop. And dati nung wala pa tayong shop, puro home service talaga tayo. Syempre wala naman tayong binabantayan. Pero ngayon, kahit papaano may mga nagwo-walk in na sa atin, no? At bibihira na lang din ako mag home service. Let me share this to you. This is just based on my experience, mga kaibigan, ha. Pagdating sa pag-home service, honestly, lugi ako. Yes, lugi, mga kaibigan. Minsan, sa ibang mga schools o sa mga offices na sineservisan natin, umaabot ako ng 30 minutes, 1 hour, 2 hours na drive para lang makarating sa kanila. Alam naman natin na kapag ka-home service, syempre si technician o ako, gagastos tayo ng pangkain din, pangmeryenda, no? At especially ng panggasolina. Medyo malas-malas ka, pang-maintenance pa sa motor mo, mga kaibigan. Pero hindi yun ang main reason kung bakit bibihira na lang akong nagho-home service, no? Mga kaibigan, nasa downstreams po si Teacher Kevin PH and iilan lang talaga yung mga clients natin dito. Gladly, marami pa rin nag-walk in dito. Merong isang araw, walang client. Merong isang araw, dagsaan sila. Ganun talaga sa repair. Hindi palaging a good day, no? Pero still then, lucky pa rin tayo. Hindi yun yung rason, yung panggasolina, no? Yung mga gastusin ko, pagpunta sa mismong location ng isang customer, kundi sa kadahilan ng most of our clients, binabarat tayo. Binabarat tayo in such a way na ako na mismo yung pumunta sa kanila, ako na mismo yung nagdala ng service, pero yung presyo ko na, for example, di ba, iba ang presyo ng home service at walk-in client. Kapag home service kasi, given yan. Na for example, bilang ikaw bilang customer, syempre konsensya mo na yon kung magbibigay ka ba ng pa-extra or whatsoever. And magkakaroon din ng deal yan. Matik, alam mo na yan bilang customer na syempre kapag home service, siya ang pupunta rito, may mga equipment siya, i-check niya ng personal dito sa bahay, sa office, yung gamit ko. Natural lang na mas mataas talaga yung presyo. Pero ang nangyayari kasi sa akin as per experience mga kaibigan, binabarat nila. Meron pa yung ilan sa mga clients natin na naging clients natin mga kaibigan na hindi ko na sasabihin pero mga office workers na as in, for example, yung presyo mo na doon is 350 na nga lang, gagawin pang 150. Hindi ako makatanggi doon mga kaibigan, sinasabi ko na lang na sige po. Parang ganun. Kasi nga syempre on matter of marketing tayo. Pero sabi ko, we cannot do it all the time, no? Kasi syempre, hindi po pwedeng sa negosyo puro marketing tayo. Kailangan din nating panindigan kung ano yung standards na meron tayo. Okay? And gladly, so far, yung ibang mga clients natin, dito talaga sila nagwo-walk in. Pupunta na talaga sila dito. Kasi sabi ko, may mga customers din ako dito sa shop. May mga walk-in clients din. And besides, meron akong extra na such as Rush ID at Xerox. Kaya hindi ako basta-basta makalabas. So yun yung experience natin kung bakit di na tayo masyado nag-home service. Sana lang mga kaibigan, no? Para sa mga customers, sa mga clients, kapag magde-demand kayo ng home service, given yan na mas mataas yung rate, at syempre, parang konsuelo na lang natin yung pagbibigay ng extra tip. Konting-konti lang naman, no? But you are not required to give a tip. Ang dapat lang na malaman ninyo mga kaibigan is once na home service, given na mas mataas yung rate ng technician. Okay? So yun lang, yung ibabahagi ko sa inyo, sa akin kasi binabarat ako. Hindi ko alam. And I think pag dadire-diretsuhin kong gagawin to, masasanay sila
Ganun na yung gagawin sa akin. Puro baratan na lang. Login ako sa 350 na single ko. For example, naigas ko doon ang 150, 100. Tapos babaratin mo pa ng 150. Wala na. So, yun. May mga nagbe-message sa atin, pero napipilitan naman silang mag-walk-in dito. Siyempre, depende yan sa gusto ng client. Kung ayaw sa atin, dahil ayaw natin mag-home service, wala tayong magagawa doon. No? Dahil tumawag sila ng ibang mag-home service. Experience natin, yung ibang mga clients na talagang sabi ko, wala akong time mag-home service, dalhin nyo dito sa shop. Dinadala na lang nila dito, mga kaibigan, yung kanilang mga units. Huwag naman sanang baratin ang mga computer technician. Mahirap, mga kaibigan. You are paying the skills, the knowledge na pinag-aralan namin ng mahabang panahon. Okay? Regardless kung madali o mahirap yung ginawa naming cure, yung pag-apply namin ng solution sa problem ninyo, still, you need to pay us accordingly, basing from the standards rate ng mga computer technician. Discount, pwede pag-usapan yun. Pero wag lang yung too much discount. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpatuloy lang po natin ang ating negosyo.